programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Andito na naman po tayo sa ating palabas na Prima Donas. Lady Prima, galit na galit kasi nga nung mag-almusal na sila, ito lumabas itong si Lillian. So nakita niya na nandoon pa rin at nanatili pa rin si Lillian sa mansyon nila. Kaya galit na galit ito at pinapalayas ito. Pero naman sumalo itong si Sir Jaime kasi narinig nga niya yon. Sinabi niya na walang lalabas ng bahay o walang aalis ng bahay. Manatili daw si Lillian at saka si Lola Hermania at saka si Maggie, pero talaga mag-ano na lang sila, sila na lang daw yung mag-adjust at hindi magpapakita sa ama niya, sa mama niya. Samantala, doon sa school, ang nangyayari sa school, itong si Brianna nagkakalat ng chismis tungkol sa nanay nila ni Donabel at saka Donalyn at saka ni Maggie, na si Lillian daw ay isang malandi na babae, nakita daw sa CCTV na naghalikan sila ni Sir Jaime. At ito daw ang sanhi ng pagkakahiwalay o hindi na matuloy nga ang kasal ni Kendra at saka ni Sir Jaime. At narinig yon ni Donalyn. Sinabi ni Donalyn na bawiin mo ang sinabi mo sa nanay ko, hindi siya malandi. So nag-aaway nga itong dalawang babae, dalawang bata. Nung nag-aaway sila, nagsasabunutan, aksidenteng natulak ito ni Brianna si Donalyn kasi hindi naman niya nakita na may malalim pala ito na butas na lupa. Ayun, na tulak ni Brianna itong si Donalyn at nauntugtong ang ulo. Meron pala itong asthma ito si Donalyn sa bata pa siya. Dali-dali itong dinala si Donalyn doon sa school clinic nila at nagapa naman si Donalyn. Samantala, balik tayo sa bahay. Sumugod itong si Kendra, sumugod sa mansyon at talagang inaaway itong si Lillian. At buti na lang andoon si Sir Jaime, no? Sabi ni, kasi pinapalayas, sabi ni Kendra, lumayas ka, bakit andito ka sa mansyon? Dapat lumayas ka na, layas, wala kang puwang dito sa mansyon, layas. Talagang nagsisigawan si Kendra, pinalayas niya ito si Lillian at narinig yun ni Sir Jaime. Sabi ni Sir Jaime, wala kang karapatan, Kendra, magpalayas kay Lillian. At sinabi ni Sir Jaime na ano pa daw ang ginagawa ni Kendra doon. Wala na nga daw sila. Inurong na niya ang kasal. Dapat daw siya ang alis ng bahay kasi wala nang puwang ang bahay para kay Kendra. At galit na galit itong si Kendra. Pinapapili pa itong si Sir Jaime kasi hindi nga niya matanggap na iurong ni Sir Jaime ang kasal nila. Tuloy pa rin daw ang relasyon nila. So sinabi ni Kendra kay Sir Jaime, talagang pinapapili ni Kendra si Sir Jaime. Sabi niya, sino ang pinipili mo? Ako o si Lillian? At akala ni Lillian na pinili nga ito ni Sir Jaime si Kendra. Kasi lumapit kasi ito si Sir Jaime kay Kendra tapos niyakap ito ni Kendra. At mukha namang niyakap kasi ni Sir Jaime pero huli na kasi umalis na nga itong si Lillian. Nung nakita ni Lillian, akala niya pinili ni Sir Jaime itong si Kendra. Kaya umalis na siya pero ang sabi ni Sir Jaime kay Kendra, hindi nga daw niya pinili ito si Kendra. Kundi ang mahal niya ay si Lillian. Iyon daw ang kaligayahan niya, si Lillian. Kundi hindi daw si Kendra. At iyak na iyak itong si Kendra, talagang nag-iiyakan itong si Kendra. At nagdrama pa ito kasi kinausap nga siya ni Lady Prima. Tapos nagdrama ito, talagang gusto pa niya maglaslas. Nung nakita ni Lady Prima na gustong maglaslas ni Kendra, pinipigilan ito ni Lady Prima. Kasi nga, no, baka naman magpakamatay itong si Kendra. Kaya nung pinigilan ni Lady Prima, natural, si Kendra lumaki ang ulo. Pero mamaya pa po yan. Pero mamaya ang mangyayari po, mamaya abangan po natin. Si Lady Prima nagpapatawag ng press conference kasi nga daw, ipapa-anonsyo daw nila na hindi na tuloy ang kasal nila ni Kendra at Sir Jaime. Pero mamaya pa po yan sa karugtong ng Prima Donas. Sa mga bago po dito, please subscribe na po. At maya-maya po, talagang mag-update po tayo sa susunod na karugtong ng Prima Donas. Maraming salamat po. Bye!